What is up, my brad? Good morning, my brad. Today is another day na naman. So let's all thank God for this wonderful day. No? Yan lang yung hinihingi ng Panginoon, mga brad. Magpasalamat. Hindi yung palagi tayong receive ng receive. Tapos hindi man lang tayo nagpapasalamat. Nagre-reklamo pa tayo kasi kulang, ganyan. Kahit gaano pa yan ka kulang or kaliit or ano ba yan, basta may na-receive ka, kailangan mo pa rin magpasalamat, di ba? Malaking tulong na din yan. So mga brad, papunta tayo ng trabaho ngayon, no? Time check is 7:33 a.m. So yung pasok natin is 8 a.m. So chill lang tayo kasi malayo pa yung oras, eh. So mga brad, pag-uusapan natin ngayon, no, kung ano yung mga problema na na-experience ko o yung mga pinalitan ko sa 4 months ownership sa NK400, no. Pag-uusapan natin kung ano yung mga problema na nakikita ko dito sa NK400 sa loob ng 4 months. So mga brad, ito nga pa lang si NK400 ko. Dinili-use ko siya. Ginagamit ko siya araw-araw sa pagpasok sa trabaho, no? Tapos palagi akong bumabiyahe. At ito rin yung gamit-gamit ko, mga brad. Itong si NK400. Ano talaga siya? Bug-bug talaga. Gago! Araw-araw ko siya, eh. Wala kasi ako ibang magamit, mga brad. Sa 4 months ownership ko, mga brad, no? May napansin lang ako dito. Yung ano niya, rubber bushing niya sa monoshock is kailangan ko ng palitan kasi para nasira na siya. So kailangan ko siyang palitan, mga brad. Naka-order na ako sa online sa Shopee, sa Lazada pala. Naka-order ako sa Lazada, 900 plus yung presyo kasama na shipping doon. Dalawang pares siya, so may reserva. Sasabihin ko sa inyo kung bakit nasira yung rubber bushing ko, no? Ito, hindi ako sure kung ito ba talaga yung dahilan, pero malaki yung kutob ko kasi inaraw-araw kasi, ah. Tapos yung daanan papasok sa amin is hindi simentado, no? Rough road, tapos maraming lupa. Everyday, araw at hapon ko siya dinadaan doon. Tapos inakyat ko din to sa ano, eh, doon sa may konsolasyon. May bundok doon na overlooking. First time kong pumunta doon kasi, eh. Kaya hindi ko alam kung saan yung kalsada, saan yung magandang kalsada, magandang daanan, no. What? Ano na kumausap dito, ha? Nakakapit ko ito, hindi ko maintindihan, eh, ha? Pagpunta ko doon is ang pangit ng kalsada, mga brad. Grabe, kung pangit yung kalsada sa papasok sa amin, mas pangit doon, mga brad. Tapos ilang kilometro pa yun, may angkas pa ako. Kaya yun, doon siguro na ano, nasira ng husto tong rubber bushing ko. Kaya kailangan ko siyang palitan kasi hindi maganda sa banking, eh. So mga brad, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalubak. Gago! Pangit yung kalsada papasok sa amin. Oh. Ito, may ipapakita ko sa inyong video.
Brad, no, yun yung kalsada papasok sa amin. Wala akong video doon sa sinabi ko kanina na kalsada papunta doon sa bundok, no. Wala akong video eh. Hindi ako naka-vlog doon eh. So yun yung video, mga Brad. Nasira talaga yung rubber bushing ko. Kasi araw-araw kasi hindi nadaan doon. Ito kasi NK400, sobrang bigat. Okay lang siya itaan sa mga ganon, pero hindi siya recommended sa daily use eh. Daily use ko kasi siya, mga Brad. Wala kasi ibang magamit eh. Ito lang, wala ibang motor. Kaya siguro madaling nasira yung rubber bushing. So 4 months old pa lang tong NK400 ko, pero yung Udo ko is 6,155 kilometer na yung tinakbo. So sobrang layo na ng tinakbo, no? So sa Udo pa lang makikita na talaga na daily use talaga. So 4 months old pa lang, sira na yung rubber bushing dahil sa daily use. Tapos may rough road pa. Tanong din ako sa sa mga mekaniko, mga Brad, kung bakit madaling nasira yun. Kaya yun din yung mga sagot nila. Big bike kasi, tapos daily use ko, tapos palagi pang lumadaan sa mga lubak na kalsada. Kaya yun daw. Kaya madali siyang madali siyang nasira yung rubber bushing. Plus sa bigat pa, may OBR pa. Sobrang bigat ng motor ko eh. So mga Brad, yun yung problema na pansin ko sa 4 months ownership ko dito sa motor, no? So mga Brad, hanggang dito na lang yung vlog ko, mga Brad, no? Shoutout nga pala kay Daryl J. Dilema. Nagpapashoutout pa yan. At saka sa ibang mga nagpapashoutout dyan, ilalagay ko na lang sa screen yung mga comment niya sa YouTube video ko. So mga Brad, sa mga bago pa sa video ko, don't forget to click subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo sa mga bago kong upload. At lagi dyan tatandaan, mga Brad, ride safe always. Bye-bye. Yeah.